Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Na kung kaninong energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. What we have here, the Star. Oh, merong conflict. Puno ka ng pag-asa, positive ka, inaabot mo yung mga pangarap mo, or parang, you know, nahawakan mo na yung Star, no? So, parang naabot mo na yung mga pangarap mo ba? Parang, madali lang sa'yo na makuha yung mga pangarap mo sa buhay. And, with the Five of Swords here, ayaw mong magpatalo. Merong conflict and ayaw mo magpatalo, ayaw mo makipag-ayos. You show your strong side, no? Na hindi ka basta-basta, hindi ka magpapatalo, hindi ka magpaparaya, yung parang ganyan, no? And ngayon, no, inaabot mo yung mga goals mo, pangarap mo sa buhay, positibo ka sa future, no? Maganda yung kinabukasan mo, or else ay popular ka, kilala ka, kahit sa community nyo lang, no? Kilala ka, and nagiging inspiration ka, kahit sa community nyo lang, or sa ibang tao, na nagbibigay ka ng good advices, pwede rin ganyan, or else ay naging inspiration ka ng ibang tao, no? Dahil positive ka, parang gano'n. And dahil meron ka mga na-achieve na goals mo, kahit small goals man yan or big goals, no? Maliliit or malalaking pangarap mo sa buhay na na-achieve mo. Ayun, no? Parang nahawakan mo na, abot kamay mo na, yung ganyan, no? And we have here the Knight of Cups in reverse. Ayun, meron kang nireject na offer. Or ayaw mo tumanggap ng possible past person na gustong bumalik sa buhay mo kasi nandahil sa conflict, nandahil siguro guys sa mga nagawa niya din sa'yo, no? Kung ano man itong reason mo na you're rejecting an offer or ayaw mong tanggapin yung person na yan sa buhay mo. You show your might. You show na para bang hindi mo kailangan magpag-ayos, hindi mo siya kailangan, ganyan. Na positive yung outlook mo na sa buhay mo and ayaw mo ng possible toxic, no? Ayaw mo na ng toxic or na napagod ka na, kung ano man yung reason mo dito, kung bakit ayaw mo na. No? Ayaw mo na sa kanya. Ha? Sinasabi mo sa sarili mo, ayaw mo na sa kanya. No? Ano bang reason kung bakit ayaw mo sa kanya? Aquarius, Libra, Gemini, and Cancer, Scorpio, Pisces. Ano bang reason kung bakit ayaw mo sa person? At ayaw mo kapag-ayos? Dahil sa deceit, dahil sa walang growth, no? Walang growth, and hindi siya nag-take ng action towards you, no? And walang stability talaga to guys. And walang security. Hindi siya nagseryoso sa'yo. Hmm. And dahil sa ginawa niyang possible na cheat to sa'yo with a moon here. Or else pinaasa kanya with the illusion, no? Or else ay pinaasa kanya na hindi siya nag-take ng action, no? Pinaasa ka lang niya, pinapaasa ka lang na hindi siya nagde-take ng action. Walang new beginning, walang stability, walang kasiguraduhan itong person na to na naging ano pa to, naging deceitful, deceptive, or sinungaling. Meron siya mga hinahide, naging secretive siya sa'yo, yung ganun. Parang hindi pang long term yung kumbaga, hindi siya seryoso eh. Hindi siya ready mag-commit eh. Walang growth. And hindi siya nag-take ng action.
Kaya kahit na hindi man siya nag-offer ng yung specific na nag-offer talaga na yung nag-offer sa'yo or nandigaw or else kinausap ka na magkabalikan kayo ay para bang ayaw mo na, no? Kahit na hindi siya nag-ano, nakipag-usap sa'yo, nakipagbalikan siya. Parang ayaw mo na, no? You're done. Parang gano'n, no? Nagpo-focus ka na sa mga pangarap mo sa buhay or on positive na, hindi doon sa mga conflict. Ayaw mo na, no? Mag-focus sa mga conflict pero hindi ka nakipag-ayos kasi you see yourself na nag-grow without this person sa buhay mo. And you see yourself na na-achieve mo yung mga pangarap mo or ma-achieve mo yung mga pangarap mo without this person sa buhay mo. No? Kasi hindi din naman na seryoso sa'yo, hindi din naman siya nag-commit, hindi din naman siya nag-take ng action towards you, puro pa deceit, kasinungalingan, and kung ano-ano pang katoksikan. And we have here an Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and Pisces. More information about you right now. What we have here is the Ten of Swords. So, nasaktan ka dito. Nasaktan ka sa person na to. And inaccept mo na yung nangyaring ending. No? Yung nangyaring nga, kung nasaktan ka niya noon, inaccept mo na, nag-let go ka na, nag-move on ka na, and nag-heal ka na, yung gano'n, no? Nag-recover ka na, yun ang importante doon, na nag-recover ka na, and hindi ka na nag-antay, ayaw mo na mag-antay, oh. You are not motivated anymore to wait for the person. You're no longer motivated to wait for that person. Kumbaga, ayaw mo na mag-antay kasi kung pinapaantay ka niya or pinapaasa, no? Ano man yung strategy niya pagpapaantay sa iyo, no, parang pinapaasa ka pa niya, no? Ayaw mo na. Kasi hindi na naman siya nag-take ng action and hindi naman siya committed sa iyo. Hindi, wala siyang commitment or hindi siya willing mag-commit. You're stable, secured, no? Financially. And tanggap mo na eh, na nag-end na yun, na naka-recover ka na, importante, naka-recover ka na, no? Kasi marami namang tao sa mundo eh, hindi lang naman sa kanya, kama in love lang, no? Sa totoo lang, no? Nagkaroon ka ng karelasyon na mamahalin ka ng totoo. Of course, may in love ka dun, no? Pagka merong tamang person na dumating sa buhay mo. Yun nga nga, ginawan ka nga ng kalukuhan eh. Yun nga nga, nasaktan ka eh, minahal mo eh. Yun pa kayong mamahalin ka ng totoo. Diba? Of course, doon ka mas lalong ma-inlove sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Yung bibibibihin ka pa, yung ganyan. Yung hindi lang basta yung habol sa'yo ay yung sa kamundong bagay. No? Kumbaga, mamahalin ka niya na as part of his or her life. Yung gano'n, no? Na kabiyak ka na ng, yung maging kabiyak ka na. Yung gano'n, no? Yung partner, as a partner, and yung mamahalin ka niya for who you are. Yung alam yung mamahalin ka niya talaga na talagang may care, love, affection, and you will be contented. Yung gano'n, no? Hindi ka na maghanap pa ng iba, eh. Kahit siguro mangulit pa yung person na yan sa'yo. Yung person na yan, mangulit pa yan sa'yo pag meron ka ng partner or kaya karelasyon na mamahalin ka ng totoo. Kahit mangulit pa yan, no? Mawawala na yan sa ano eh, sa feelings mo yung ganyan tao. Kasi wala namang ginawa sa'yo. Kundi saktan ka, i-deceive ka, no? And possible nag-cheat pa yan sa'yo. Pero we have here, ang importante, mayroon na acceptance. Accept mo na, naka-move on ka na, naka-recover ka na. And hindi ka na nag-aantay, no, sa person na yan. And we have here the Four of Pentacles. You are secured, stable emotionally, no? Yun ang importante na on your own, stable ka. Na importante dito ay
yung financial security, no? Secured ka financially, yun. Na may makain ka, may pambili ka ng mga kailangan mo, ng mga needs mo, and na-provide mo yung mga kailangan mo, yung mga kailangan ng family mo, di ba? Yun yung importante sa lahat, no? Yun yung practical dyan eh, no? Hindi na mag-focus sa past person na ang ginawa ay saktan ka lang, no? Or iniwan ka pa nito na sugatan yung puso mo, no? Iniwan ka kahit nagmakaawa ka. Wala. Walang maaawa siya sa'yo noon. Naging deceitful siya. Kahit na siguro sabihin mo pa naman, baka mamatay ako. Parang ganyan, di ba? Marami yan, di ba ganyan? Na parang mamatay kapag ayaw ng taong mahal mo sa'yo. Parang ganyan, di ba? Parang hindi mo matanggap na hindi mo kayo mabuhay without your person. Pero makaka-recover ka na. Actually, naka-recover ka na yun. Naka-recover ka na, guys. And, na-accept mo na, no? Yung nangyari ending na. Wala na. Na gano'n, no? And, you're no longer waiting for that person. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Main energy mo dito. Oh my. The Empress. See, Empress pala yung energy mo eh. And you're in love. Ay, baliktad ang mapagdampot ko na ito. Baliktad to, guys. Hindi pala. Baliktad pala to. Mas pinipili mo yung sarili mo, guys, kasi sa person mo na yon. And we have here the Queen of Wands. So, excuse me. Full package ka, oh. Madami maghahabol yan sa'yo. Maganda ka or guwapo ka. Good looking ka. And malakas yung energy mo, guys. Malakas yung panghatak na energy mo. With the Queen of Wands, passionate ka. Magnetic. No? With the Queen of Wands and the Empress, magnetic yan eh. Madali kang maka-attract ng mga new person. Mga eligible. No, kung gusto mo na eligible, kung talagang mapili ka, no? Nasa iyo yan eh. You choose yourself over your person, no? You choose yourself. Yung mas lalong mag-blooming ka, yung mahalin mo yung sarili mo, yung gano'n. Kaysa mahalin mo yung tao, no? Walang ginawa, panisaktan ka, paasahin ka, hindi naman nagkukumit sa'yo. Pinapaasa ka lang, yung gano'n, or kaya ay parang kawawa ka sa kanya, yung ganyan. Pero see, bumalik ka sa sarili mo, no? Na you love yourself, you value yourself, meron kang self-love, and nagiging passionate ka pa sa mga goals mo, sa ambition mo. Nagiging creative ka. Creative din to the color orange, no? Queen of Wands, fiery yung personality mo and creative yung mind mo. Intuitive ka pa with the Empress. So attractive, guys. So attractive ka. Seductive. Huh? Empress and Queen of Wands. Dalawa, no? Actually, yung Empress, guys, combination na yun ng apat na queens, eh. No? Ito, tsaka yung Queen of Wands, Queen of Cups, Queen of Pentacles, and Queen of Swords. Ibig sabihin, matalino ka na, mabait ka pa, kind-hearted ka pa, mabilidad ka, confident ka, no? Halos lahat nandito na si Empress, pero dinagdagan pa ng Queen of Wands. Mas lalo nga naging passionate ka, mas lalo naging active yung energy mo, goal-driven ka, gano'n, no? Mas dinoble yung, or tinreple yung confidence mo. Yung believe mo sa sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo. And you will not settle for this person na low yung value niya, no? Kasi doon mo masasabing low yung value niya kasi yung sa ginawa niya sa iyo, no? See yourself, napaka-passionate mo pa. Kahit saan siguro magaling ka. Tingnan mo yung sarili mo na napaka good looking mo. Napaka parang perfect. Or kung hindi man perfect, guys.
yun ang dapat mong tingnan sa sarili mo. You're perfect for who you are. Hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa person na pinagpalit sa'yo noon, kung lalo kung pinagpalit, kung pinalitan ka, no? Or as ay niloko ka, hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi, perfect ka na eh. Kumbaga, full package ka na eh. Nasa'yo na lahat. See? Habulin ka, habulin ka. Oh. Empress and the Queen of Wands. Habulin ka, guys. And intense ka na tao, no? Pagdating sa mga anong bagay. Yung, alam nyo na yun. Ayaw ko sabihin. Nasa'yo nang hanapin ng opposite sex mo eh. Nasa'yo na lahat. Makita mo, madaming mag-admire siya. Napaka-admiring mong person. Charming. Charismatic pa. A leader type. Kind-hearted ka pa. Oh. Totoong tao ka pa. Honest. And, makatwiran. Balance pa. Possible na magkaiba kayo ng kumbaga opposite kayong dalawa. No? Sa kanya, halos wala sa kanya lahat na meron ka. Kaya ganun. Possible meron siya mga insecurities yung person mo na yun. No? Kaya nagawa niya yun sa iyo. Pero, or else ay nagayuma ng iba. No? Nadala siya sa gayuma. Kaya yan. Wala na siyang hahanapin pa sa iba eh. Nasa iyo na lahat eh. Kahit na madaming maghahabol sa'yo. Madaming magkakagusto sa'yo, guys. Libra, Leo, and Gemini. Yun yung main energy. Possible soulmate mo yung meron tayong lover's card. Soulmate mo yung kadil mo. Or twin flame. Meron kayong deep soul connection. Pero, nakipag-split ka na din eh, na ayaw mo na din. Kung meron mong string na naka-attach sa inyo, ay halos pa lang gusto mong putuli na para separated. Wala na. May tactics yan yung iba eh. Na parang imagine mo na merong string na naka-attach sa iyo and sa kanya, yung nakadugtong sa inyong dalawa. Then, sa imagination mo, ipull mo yun, bunutin mo, tapos balik, parang itapon mo ba. Parang hindi ka na na-attach sa kanya. Ganun daw yun eh. Tinry ko, parang effective naman. Parang ganun, sa akin dati. Ganyan. Pag merong deep soul connection or soulmate mo or twin flame mo, parang hindi ka na nagagambala, may freedom ka na para tuloy-tuloy na yung buhay mo na malaya ka na sa kanya. No? Lalo't naging toxic naman, lalo't yun yung mga ginawa niya sa'yo. No? Sa mga ganun na yung person nila sa kanila. No? Pero kung okay naman yung person mo sa'yo, huwag mo naman gawin. No? Kung mabait naman sa'yo yung person mo, tsaka mahal ka naman ng person. Yun kasi yung energy ng person mo dito, ay hindi maganda. Nakita ko. No? So, let's see. Karmic mo yun, guys. Pero, nagkaroon ng attachment or na-attach ka possible dun sa person na yon or na-manipula ka niya. Possible it's your karmic kasi ganun yung ginawa niya sa'yo eh. Hindi mo yun na soulmate possible. Kasi, yung soulmate daw, madali lang kayong mag-click eh. Madali kayong magsama. No? Wala nang chichiburachi pa. Wala nang mga challenges. Maliban lang kung twin flame. Twin flame talaga ay nagkakaroon ng clash. Yung gano'n. Nagkakaroon ng, kumbaga na, nagkakaroon kayo ng insecurities isa't isa pag twin flame. Pero pag soulmate daw, madali lang eh. Pag kunwari, nagkakilala kayo, nagkaroon ng ligawan,
yun, magsasama na kayo agad. Parang gano'n na lang. Ang bilis lang. Pag soulmate. Ganun daw yun. Na magaan yung loob nyo sa isa't isa. Let's see kung ano energy ng person mo dito. Actually, hopeful pa siya, guys, na magtagumpay siya sa gagawin niya action towards you. Hindi siya sumusuko, no? Or hindi niya siguro alam, guys, na kina-cut off mo na siya sa buhay mo. Or ayaw mo nang mag-antay sa kanya. Or else, ayaw mo nang umasa sa kanya. Ganyan, na. Ngayon, paparating siya. Positive. Possible, kilala din tong person mo na to. Driven. Klaro na yung isipan niya. Alam niya kung ano yung gusto niya. Alam niya kung ano yung goal niya. Kung ano yung target niya. Willing siyang iwanan yung meron siya eh. To pursue you. Na para kang star or pangarap niya na ma-achieve ka niya. Na makuha ka niya. Maabot ka niya or mahawakan na, no? Parang ganun. Ano bang goal ng person na to sa inyo? Puntahan ka, guys. Pero Seven of Wands in reverse and the King of the Ocean. Yung hindi siya magpapa-apekto sa mga challenges or sa mga bumps, no? Along the way, papunta sa iyo. Yung goal niya dito ay kasi impress yung energy mo. And then, pero na hindi ka na maging guarded or defensive, no? Na hindi ka na or else siya to eh, na tanggalin niyo yung takot niya, guys, na hindi siya magpadala sa takot. No? Yung puntahan ka niya talaga. No? Puntahan niya yung empress niya. yung counterpart niya. Pero napaka-ano niya, toxic niya. Parang pangit ng energy niya kanina. Yeah, yun na pupuntahan ka niya. Yung gagawin niya yung kung ano yung plano niya. Yung vision niya. Plano niya to. Na may sakatuparan na yung plano niya, guys. Na mapangasawa ka niya. Maging husband and wife kayong dalawa. Kasi empress and emperor. Yung energy mo ay empress. Siya, emperor. Na maging, na siya yung mapangasawa mo. Na mapangasawa ka niya. Na magkatuluyan kayong dalawa. Na wala nang maging defensive sa inyong dalawa. Decidido na siyang i-pursue kayo. Pero, parang huli na yung lahat. No? Huli na bang lahat para sa person na to? Actually, we have here the Emperor, Aries, Leo, Sagittarius, with the Two of Wands. Huli na bang lahat para sa person na to? Kailangan niya mag-heal bago siya pumunta sa iyo, bago niya gawin yung binabalak niya, napuntahan ka or i-pursue ka. Kailangan niya magmadali. Hindi niya kailangan mag-juggling power kaya pag-isipan pa ng matagal kasi huli na ang lahat. Kailangan niya mag-heal. I-heal niya yung sarili niya muna. Kasi possible meron tong addiction sa'yo. Wala namang lumabas na the devil, pero possible lang. Kasi based sa mga ginawa niya,
sa'yo. Naging deceitful eh. So, meron siyang negative habits or negative attitude or unhealthy habits. No? Parang 50-50. Parang huli na yung lahat. 50-50. 50-50 na. Possible it's too late. Parang 50-50 na nga, guys. Na makabalik siya sa'yo. Kasi, or magawa niya yung plano niya. Or kaya ay yung magkatotoo yung plano niya. Yung ganon. Yung kahit i-pursue ka pa niya ay paano kung close niya yung door mo na ayaw mo na talagang buksan para sa kanya. Diba? Dahil nga, nakakasuffocate yung energy ng person. Anong reason niya bakit kanya pinaantay? At hindi siya nag-commit sa'yo. Eight of Wands. Travel. Naging unfair to sa'yo eh. Ayaw niya mag... kaka-recover niya lang, guys. Merong nangyaring injustice. May clarification pa nga. Kung bakit hindi siya nag-commit sa'yo, hindi siya nag-take ng action. Judgment. So, meron siyang pinag-isipan, guys. Pinag-isipan niya ng maigi. Outbalance siya. And possible merong injustice na nangyari sa kanya. Or possible na scam to, no? Ng ibang person or ng person na isa. Baka may iba pa siyang person o baka na-scam siya, no? Kaya pinirahan, no? Inutakan. Ganyan yung kadalasan nangyari sa mga ganyan tao. Eh. And merong injustice na nangyari. Kaka-recover niya lang. Dahil gusto niya nga tahimik yung buhay niya. Ayaw niya nga maging unfair or gumawa ng hindi tama or injustice. So, possible meron siyang ayaw maging unfair. Ayaw niya nga possible kasado siya sa iba. Kaya ayaw niyang gumawa ng labag sa batas. Pwede ganyan niya. Ayaw niyang sumakit pa yung ulo niya. Ayaw niyang ma-stress. Ayaw niyang ma-problema. Meron siyang inaantay na message from the justice system. So, nag-iisip pa siya. In-evaluate niya. Yung mga times na yun, yung situation. And we have here the Queen of Cups. Na possible ay meron siya inaantay na message, guys, no? Na with the balance in reverse to it. Ayaw niya sumuway sa batas or ayaw niya makasuhan. Possible may asawa or else ay kasado ito. Pinag-iisipan niya ng maigi, guys, kung mahal ka ba talaga niya. Nagkakaroon siya ng self-reflection
or kung sino yung totoo niyang mahal. Pwede ganun. At that time. Scorpio, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. More information about your person. Gusto niyo nga makapag-asawa, in love to, gusto niyo na mag-commit, mamuhay ng stable, secured, prosperous. Gusto niyo makapag-asawa. Nag-imagine siyang kasama kanya. Ikaw ba itong ini-imagine yung kasama niya na in love siya sa'yo? Ikaw ba yan? Yung mahal niya? Destiny. Yeah, gusto niyong bumalik sa'yo. Naging clear yung isipan niya dito. Yan yung ambition niya. See? Yan yung ambition niya with the ambition here. Naging clear sa kanya na ikaw yung destiny niya. Yun yung paniniwala niya. Ikaw yung destiny niya. Kaya gusto niyong bumalik sa'yo. Yan yung ambition niya na bumalik sa'yo. To be with you. Naniniwala siya na ikaw yung destiny niya. Yan yung ambition niya. To be with you. And also, yan yung vision niya na mapangasawa ka niya talaga, guys. Kaya gusto ko niyang puntahan. Na yung mga in-imagine ito, habang nag-i-imagine siya sa'yo or nag-daydreaming, ay masaya kayo together, asawa ka na niya, yung ganyan. Pero possible hindi niya alam na kina-cut off mo na siya or ayaw mo na umasa sa kanya eh. Na magkaroon pa ng new beginning sa inyo ng dalawa. Willing siya mag-commit na mag-start ng relationship sa'yo na seryoso na. Na pentakelo, na yung nag-grow, yung magsama kayo, yung ganyan. Yung mag-purchase kayo ng house and lot na tirahan nyo, yung ganyan. Na magkaroon na ng stable new beginning, a stable new beginning in a relationship with you. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Scorpio, Capricorn, Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, and Sagittarius. For information about your person, anong main energy ng person dito? Wala atang tao to. What we have here is a Justice card. Travel. Gusto niya talaga mag-travel towards. Or mag-message to Eight of Wands. Or mag-message sa'yo agad. No? Or kaya mag-travel, pupuntahan ka niya. Kasi travel naman nakalagay dito. And, na-stress to ngayon. Hindi makatulog na maayos to. Pero, klaro na isipan niya eh. Balance yung isipan niya, hindi na clouded eh, with the King of Swords kanina. Ikaw na yung ambisyon niya. May goal na siya. May ambisyon na siya. Ikaw. Na magkaroon ng balance yung dalawa. Magiging fair na to. Kung dati ay unfair. Magiging fair na to. Magiging makatwira na. Hindi na maging balasubas. Balasubas talaga. Ayun. Na-stress, magkakaroon siya ng anxiety right now. Dahil gusto niya magkaroon na ng balance. Kaya gusto niya magkaroon na ng balance or maging fair na siya sa'yo, maging makatuwira na, tama na yung gagawin niya. Parang gano'n, no? Tama na yung mga gagawin niya. No?
hindi na kalokohan, hindi na siya maging deceptive, hindi na siya maging deceitful, hindi na siya maging tarantado, o ano pa ang tawag dyan. Hindi na siya magsinungaling sa'yo dahil na-stress siya. Dahil nagkakaroon siya ng anxiety. Kaya gusto ka niyang i-message agad, or kaya gusto ka niyang puntahan agad. So, justice card. Balance na siya ng balance. Clear ng isip niya. Marunong na siya mag-judge sa situation. Makatwira na siya. In fairness, ha? Nagbago, no? Baka bumalik na naman sa dati. Yun nga ang problema dyan. Kung bumalik siya sa dati niyang gawi, ugali, no? Pag tinanggap mo, ibabalik na naman sa dating gawi. Sa kanyang totoong pagkatao. Okay. Pero ito yung energy niya ngayon. Libra. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Feelings ng person mo ngayon towards you. What we have here is the Magician. Ay, in love siya sa'yo, guys. In lababo itong person mo sa'yo, guys. In love. Deeply in love. Nagagawin niyang lahat para sa'yo. Dahil mahal na mahal ka niya, no? Understanding. Maging understanding na daw siya. And with the justice card, ay maging fair na daw siya, no? Maging makatwira na. Alam niya, naging deceitful siya, naging loko-loko, tarantado, whatever you can call that, no? Ayun, no? This person is manifesting you. Dinidesire niya magkatotoo yung mga minamanifest niya. And hindi niya na nire-restrict yung sarili niya ngayon. No? Siya na mismo ang gagawa ng paraan para magkatuluyan kayong dalawa, para magkasama kayong dalawa with the Empress and the Emperor kanina. Anong feelings mo yun, person? Oh, Emperor. Emperor. And what we have here? Ah. Kinokontrol mo yung sarili mo or pinipigilan mo yung sarili mo or else ay nagpipigil ka na madala sa mga messages niya. Or kinokontrol mo yung feelings mo sa person mo na ayaw mong mag-message. No? Na maging matured enough, no? Na huwag magpadala sa kahit anong i-message niya sa'yo. You see your value, your worth. Tinataas mo yung worth mo dito, guys. May respeto ka sa sarili mo. Kasi binalasubas ka ng person na yan dati. More clarification. Paano ang feelings mo yan sa person? King of Wands and the Strength.
practicality. Hindi mo mai deny, no? Na still attracted ka pa rin sa kanya. Dinidesire mo pa rin yung person na yan. Passionate ka pa rin sa kanya. And you still want to be with that person. Strong yung attraction. Strong yung passion. Pero meron ka ng self-love kasi guys. Gusto mo makapiling yung person na yan. And dahil sa matinding attraction, passionate ka sa kanya, you really like that person, pero meron kang self-love. Oo, attracted ka sa kanya, pero mahal mo yung sarili mo. Strong attraction, strong bond, yun yung nararamdaman mo, pero mahal mo yung sarili mo eh. With the Empress. So, malalaman in the future kung magkatuluyan ko yung dalawa. Only God knows. Only God knows. Diba? Kung, meron tayong the lover's card, you will choose one another. Pipiliin nyo yung isa't isa. Kasi, mawawala yung options, guys. Kung merong options sa side mo, sa side ng person mo, or both, you will choose each other. Pipiliin nyo yung isa't isa. Maaaring yan yung mangyayari sa inyo in the near future or in the future. No? Tingnan natin. Kung anong next, ano bang gusto mangyari talaga ng person mo sa inyo dalawa? Ano bang gusto nyo mangyari sa inyo? Uy, ang layo. Ang layo. Conflict. In reverse. Ito lang guys. Ang layo. Mag-propose to guys. Mag-propose sa'yo. Or mag-sorry. Manghingi ng pasensya. Pwede din ganyan. Kasi meron tayong 5 of swords in reverse. No? So makipag-ayos sa'yo. Magpakumbaba sa'yo. Maging understanding nga eh. And pairali niya yung pag-ibig, love niya sa'yo, hindi yung pride niya or yung pagiging toxic niya, parang gano'n. Ayun, yun yung gusto niya mangyari na magkaayos na kayong dalawa. Magkaroon ng proposal and with the Knight of Swords, na makuha niya yung goal niya dito, no? Na mapa-oo ka niya yung ganyan pag nag-propose siya sa'yo, na i-accept mo na yung sorry niya, yung ganyan lang. Na talaga magkaayos na kayong dalawa, okay na kayong dalawa, yung ganyan. Ano pa? Ano pa gusto niyo mangyari sa inyo dalawa? Wow! Wish! 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 Na mawala na yung mga restrictions, blockages, na mangyari na yung manifestation niya, magkatotoo na, na matupad na yung wishes niya, magkita kayong dalawa. Possible ayaw mo makipagkita sa person mo or ayaw mo nang kausapin. Na, yun, mawala na yung mga blockages. Yung magkatotoo na yung nais yung nangyari, magkita na kayo narawa, you will be together again. Yung ganyan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.